Hello guys, nandito na naman po tayo sa panibagong vlog. At sa nakaraang ating video ay it's all about kain. Ngayon naman po ay kahit small YouTuber lang po tayo, subukan naman nating gumawa ng tama kahit maliit man lang yan, makatulong sa kapwa nating Pilipino at kapwa tao. Ito nga po pala ang inyong lovely gym. Kaya kung bago ka pa lang sa aming YouTube channel, baka naman pwedeng pa-subscribe para updated ka sa aming mga bagong video. Itong video na to ay kinuhanan ko lamang para isalaysay kung anong buhay ng mga kapuspalad na kagaya natin at kapwa nating Pinoy na dahil sa pandemya sila'y namamalimos. Maraming salamat po. So ayun nga po guys, kami po ay small YouTuber lang po at sinusubukan po naming gumawa ng tama sa ibabaw ng mundo. Kaya isasalaysay po natin kung ano ba ang buhay ng dalawang mag-asawa na namamalimos sa harapan ng simbahan sa Malasiki, Pangasinan. Si tatay po ay may sakit na stroke or sinatawag na high blood. Na stroke po siya. At si nanay naman po ay sinasamahan si tatay para maghanap buhay sa kadahilanang nakakapagpagabagabag ng puso ang tugon ni nanay. Alam niyo po ba kung anong rason? Ang sabi ni nanay po ay gusto niyang kasama ang kanyang asawa hanggat sila'y nabubuhay. Kasi nga mahal na mahal niya po si tatay. Ayaw niya pong mawala. Sabi niya ilalaban niya kahit anong paraan. Kaya po sila'y namamalimos dahil po sila'y matanda na at may kapansanan po si tatay. Ang rason po ay nasa harap sila ng simbahan ay para po may pambili po sila ng gamot ni tatay dahil po si tatay ay may karamdaman na tinatawag na high blood or tinatawag na before daw po kasi is na stroke siya. Pinakita po lahat ng resibo ng miniminti ni tatay na gamot. Kaya po sila namamalimos dahil sa kadahilan ng hindi nila masuportahan ang gamot ni tatay. At ayaw naman ni nanay na isuko si tatay dahil mahal na mahal daw niya ito. At hanggat nabubuhay si nanay, ipaglalaban niya ang pagmamahalan nila habang sila'y nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Kami po ay tubong Pangasinan. At si tatay ay tubong San Carlos, Pangasinan City. At si nanay po ay tubong Malasiki. So sinasalaysay ko lang po kung ano pong nakikita ko. At kami pong small YouTuber, sinusubukan din lang po naming tumulong sa kapwa naming Pilipino. At maraming salamat po. Sana maintindihan nyo po itong video na to. Disclaimer lang po, hindi po namin ginagamit si nanay para sumikat po kami. Ginagawa lang po namin to para tulungan sila. Kung sino man po ang mamahagi ng tulong sa kanila, i-direct nyo po sa kanila. Maraming salamat po. And just watch and enjoy. Sa mga ano, sa muna mag-asawa, tulungan mo pa yung mga kapatid mo, mga magulang mo. Opo. Baka mamasilaw ka na sa kagwapuhan, mayaman. Alam! Ano intindihin yun, ating bata ka pa. Kayo na lang. Hindi, na. 20, nasa 27 na po ako. Ay! Baka sa 30 years ka na mag-asawa para paling-paling mo yung pagkatalanan. Ay, anak ako sa una. Kaya lang, ano sila? Hindi nila gusto kitama sa atin. O kaya, sa linggo, kukunin ko yung number nila. Saka yung number mo na lang, ibigay mo na lang. Kung sakaling may ano, tutulong ko sa inyo, no? Oh, para sa maintenance ni tatay. Ano tatay. Po ba yung mga gamot ni tatay? Pati nga po rin. Ito po. Antibiotic, tapos Losartan. Yung para sa ano niya, maintenance niya sa gamot na para high blood atin. Binibili ko yan. Hindi libre. Atin po. Hindi libre. Yung 30 piraso, 150, kasi 5 piso ang isa. Kaya sabi ko, pati ito, kakabak na piraso na nabilis. Sana marami-rami ito kasi minsan. Sana po, ano, marami pong tutulong po sa inyo.
nilalagay ko kasi minsan si Adin, kaya para sa kasura ko nabili ko siya. Pamatay namin, luwawan pinti yung nandito. So, uuwi pa po kayo sa asangkal mo. Uuwi na kami ngayon, apat na araw kami dito. Actually, ano eh, kaminsan-minsan lang din po kasi ako nandito sa bayan. Kami rin, tuwing Linggo nandito kami, sa tuwing Merkulis lang kami nandito dito. Baling araw, dalawang araw lang kami nandito dito yung itong nasawa ko at. Pag nakakulit, parang ngayon pa lang po kayo. Kaya nga, pag nakakulit ka po ng pambili ng gamit, saka mga pagkain namin, ayos na sa iyo. Ay, so, di pa kayo nagalat? Nga, tanin, ito pa yung unang nabimili ko, nag-iihaw ako. Hindi ko pinapakain ng gamit. Parang ito ating kasi. Ano, ni, bumili ako ng tilapia, isang kilo ito, 150. Iniihaw ko ito, saka isaw-saw niya sa kalamansi, isa yung kalamansi, isa uwi. Yung kalamansi, iniihaw ko ito, lahat binibili namin. Kahoy, tubig mineral, isang galon, dalawang araw lang namin yung isang galon na ito. Ay, tagasan po kayo, ang Carlos po, ay dalawa. Ay, dalawa. Nagarito ako. Ito, takasal yun. Ang dami nang kumuha sa amin ng pekyo. A few minutes later. Ako yung number nyo. Kung sagaling may mga tutulong ko sa inyo. Ay, number ng anak ko sa lusa. Opo. Ano? Baka sakaling may tutulong kay tatay, di ba? Para pero sa wala pa. Na? Wala dito yung number ko. Saka na lang. Salin ko tayo magkita dito. Kasi kukulin ko yung number ng anak ko. Kung sakali na lang, ibigay ko na lang po yung number ko sa inyo. Number ko ngayon. O, sige. Para okay. Tawagan ng anak. Saka saan po ay? Bakit? Kaling ko po andito po kayo. Sige po, dito na lang po sa inyo. Bumili ako ng tilapia, isang kilo ito, 150. Iniihaw ko ito, saka isaw-saw niya sa kalamansi. Isa yung kalamansi, isa uwi. Yung kalamansi, iniihaw ko ito lang. Kasi para may ulam kami bukas. Para may bukas kami ulam hanggang ngayon. Nakakapos kami atin lang. Hindi pa po kayo nagalan, no? Hindi pa mo eh. Kasi matanda rin. Bago matulog ito, inaanaan ko ng kinuwi niya ito, yung maasin na maasin.
Mahal naman niyo po yung asawa niya. Ano po yung kaya po yung may nawawala sa akin ito. Na isa-isa na importante po sa buhay. Sabi nila, kukunin kami nun. Wala tayong mabago. Tulungan mo pa yung mga kapatid mo, mga magulang mo, ani. Opo. Baka ma-masilaw ka ng kagwapuan, mayaman. Ano? Kung nang intindihin yun, ani, bata ka pa. Kayo na lang. Hindi, no. 20, nakit 27 na po ako. Ay. Baka sa 30 years ka na mag-asawa para palimbahin mo yung pagkatalaga. Nakakamot kami talaga ngayon kasi maraming problema yung tao. Nung hindi walang COVID, adek, mahigit-higit na ito nakikita na maraming sumuha sa amin na ilang beses na kami pinikturan. Sabi niyo po? Sabi niyo po? Okay. Minsan, binigyan kami ng damit na lumo. Hindi ko pinipinta sa inyo pati pagmamahayon. Puro, parang ba sa ano, pinagkaano ko na sa mga lamisa, sa mga upuan. Idadami ng asawa ko yung puro punit din. Kaya hindi ko pinipinta. Hindi ko pinipinta. Baka sabi mo, mapinta sa akong binibigyan ng tao. Hindi naman, anak sabi. Kasi, pwedeng pakitulungan mo yung kapatid ng babae doon sa nandiyan sa loob, yung matanda. Yung maliit na mamali ng sumot. Kaya nga minsan, binibigyan ko lang sa pamilya niya ng pagkain eh. Ay, ayaw niya ibigay, pinapamasahe ito ng pausaan. Nasa Isidro. Kasi hintay namin yung magbibigay ng ulit ko. Saling ko sana, kaya lang. Saling ko sana. Kasi hindi sabi ko ngayon na, kaya kapag hihintay kayo, sabi niya, oo, sabi ko. Samahan niya yung kapatid ko dyan sa loob. Alam ano mo? Pa po yung mga kulang niya? Ha? Mga kulang niya. Napakailang sa loob. Nikip namin kami. Nikip namin kami. Ako na lang kami dito. Isa na yung ibigay sa amin dito ng ano yung kalakati mo. Yung ano yung tatakong balik na kita. Limang kulo. Kaya ayan po sila, o mag-asawa po sila. Tulungan niyo kami, ate. Kailangan namin ang tulong po, ha. Kasi malit ang nakikita namin dito sa simbahan. Mama!